ibibigyan mo. Ngayon, tungkol naman dun sa mga gustong ma-bless, dapat nasa tamang posisyon ka. Kung ikaw naman yung battle, ikaw naman yung magre-receive ng blessing. Pag hindi ka tumama dun sa pinaggaganunan, hindi ka mabe-bless, hindi ka, oops, sablay. Andito yung blessing, nandito ka. So, dapat itatama mo yung sarili mo. Para ding na, mga anak ng Diyos na gustong mabless ng Panginoon, kung hindi maayos ang paghahawak mo sa buhay, sa pananalapi, sa mga priorities mo, paano ka ibe-bless na Lord? Hindi ka umaayon sa kalooban ng Panginoon sa kanyang salita. Ito yung blessing ng Lord, hindi tumatama. Kailangan mo ipwesto ang sarili mo sa isang posisyon na tamang-tama sa pagtanggap ng biyaya ng Panginoon. At kung ikaw naman yung daluyan, dapat malaki yung, syempre, ang dami mong tinanggap, wag mo naman biglang, gaganunin. Mawawarak agad. Kailangan regulated, kontrolado kung paano ka mag-share ng pagpapala sa iba. Okay. You cannot serve two masters. Hindi pwedeng Diyos at ang pera. Huwag natin mahalin ang mundong ito. Dahil ang mundong ito ay malapit ng mawala. Okay? Yung pera, pag pwede na, mas maganda siyang, hindi siya magandang master, maganda siyang slave. Dapat, tayo ang humahawak ng pera, hindi pera ang humahawak sa atin. Yung mundo, nakatira tayo dito, we are in this world, but we are not of this world. Hindi tayo taga-mundo. Nandito lang tayo. Okay, si Jesus ay darating na. Balik tayo dun sa unang binasa natin kanina sa 1 John. Kung dadating si Jesus, handa ba tayo? Kasi ang sabi dyan sa 1 John, hindi natin alam kung anong klase yung mangyayari sa atin. Pero, pagdating ni Jesus, alam natin, magiging kagaya niya tayo. Yun ating verse, di ba? Sige nga, basahin natin ang sabay-sabay doon sa unang-una natin. Sa John 3:2-3. My dear friends, we are now God's children, but it is not yet clear what we shall become. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He really is. Yung mga binanggit ko kanina ng mga importanteng areas sa buhay natin ay shinare ko kasi importante na makita nyo kung may nadidevelop na sa karakter natin sa mga ganong area. Diba? Sa pride, sa relasyon sa isa't isa, sa anger, sa pera. At marami pang ibang area pwedeng tingnan sa atin ng Panginoon. Kaya lang this afternoon, meron akong challenge na gusto kong ibigay sa inyo. Bago tayo mag-entertain ng mga question and answer kung meron. Itong challenge na to, bilang ilang araw na lang ako dito. Ngayon, bukas, Monday, 3 days na lang. 2 days na lang. Almost 2 days. Bukas, tsaka Monday. Tuesday kasi alis ko po. Ngayon, ganito po, kasi ang gusto ko sana, manatili sa atin yung mga mensahe na shinare sa inyo. Pero hindi po ito mananatili kung meron isang bagay na nakakahadlang para hindi tayo totally makadiretso sa Panginoon. And this afternoon, I personally believe na gusto ni Lord na isettle agad ito ngayon. Itong bagay na to. Meron bang bagay na nakakahadlang sa atin para hindi tayo totally makadiretso ng ating relasyon sa Diyos? Parang kung ano, minsan mainit sa Panginoon, minsan malamig. Gusto ni Lord, dire-diretso, mag-init talaga tayo sa kanya. Hindi ako ang gagawa nun, kundi ang Lord, pero kayo mismo ang magdidesisyon para gawin ng Diyos yan sa buhay natin. So, ito po yung challenge nyo. Bibigyan ko kayo ng assignment. Actually, hindi ko alam kung hanggang kailan yung magagawa tong assignment na to. Pwede, ngayon pa lang sa araw na to, bukas hanggang sa mga sumusunod na araw, pwede nyo itong gawin. It's just between you and the Lord. Pero pwede kong makita, ma-witness. Pwede kong makita sa gagawin nyo yung decision nyo. Okay. Merong tatlong bagay. Pwede nyong isulat kung hindi nyo masyadong matatandaan. Pwede rin namang hindi. Take it by heart. Okay. Tatanungin nyo sa Lord kung gusto nyo i-practice yung hearing ear nyo sa Panginoon na you listen to the voice of God. Tatanungin nyo kay Lord, Lord, ano po yung bagay na alam ko na naghihinder, yung naghahadlang sa akin, parang hindi ako makadiretso sa iyo. Bagay muna, hindi tao.
Kasi pag tao, tas ginive up mo, baka may kunin ni Lord. Wag yun. Di ba? O, di ba? Kaya, bagay lang, bagay. Bagay lang muna. Okay, example. Example, ha? TV. Sobra kang panoorin ng TV na halos kinakain ang oras mo ng TV. Ay, hindi ka lang makapagbasa ng Word of God. Hindi ka lumalago sa Lord. Sobrang TV. Hindi ko naman sinasabing warakin mo yung TV mo. Hindi ganon. Kasi baka mamaya mawar. Iisip ka ngayon ng way na kung paano mo ipapakita sa Lord na gini-give up mo yung total na pagpapanood mo ng TV. Pero, kailangan maging tangible siya. Ibig sabihin, meron ka isang bagay na i-give up. Siguro kung mura-mura yung remote, mura-mura yung kung ano yung pwedeng mag-give up na magsisimbolize ng TV. Sisimbolize lang. Like for example, yung anak ko, si Yala, yung suko yun. Ay, itong time, tinuruan sila kung paano sila magsusuko ng isang bagay na nakakahinder sa kanya sa Panginoon. Kasi siya, nagkaroon siya ng parang identity crisis. Yung parang hindi niya lang kung girl ba siya o boy. Parang ganon. Kasi nga sa barkada, tapos may bitter na siya, may rebellion siya. Eh gusto niya na give up kay Lord yun. Ngayon, ang ano kasi, minsan may mga damit na parang pang boy. Tapos may binaon siya dun sa YWAM na mga boxer shorts. Ang lalaki, pero sabi niya, okay lang doon sa kanya, kasya naman sa kanya. So, ginawa niya yung boxer shorts niya, sinurender niya sa akin. Ang utos niya sa akin, sunugin ko raw, kasi bawal naman sa kanila magsunog. Dahil, di ano. Sabi niya, mama, sunugin. Sabi ko, sayang naman, boxer shorts, sa akin na lang, ako na lang magsusunog. Sabi niya, hindi mama, yun ang conviction ni Lord sa akin, sunugin. Tapos kinuha ko na kaya may kasalanan ako, hindi ko pa nasusunog. Naiiwan ko sa bahay, saka ka madali. So ngayon, pero susunugin ko siya kasi yun ang request ng anak ko. Pero pwede naman yung iba, pwede itapon, pwede nasunugin ko. Ano yung sabihin ni Lord sa inyo? Nagsisimbolize lang yon na hindi na siya dapat nagiging parang boy-boy. Kasi girl siya. Talagang sa Lord siya. Yun. Tapos, meron namang iba na parang binless siya. Nang bilang siya yung girl, meron mga kapatiran na kasama niya na binless siya ng mga makeup. Yung mga ano binigay sa kanya, oh girl ka. Ganyan. Yun ang inano sa kanya. Kaya, hindi mo siya mahilig mag-makeup. Pero tinanggap niya. Kaya, yun ang ano. Ngayon, gagawin natin yan. Iaano niyo sa Lord kung ano yung bagay. Bagay ha. Huwag muna tao yung sinasabi ko. Bagay. So, ano yung nakakahinder para hindi bawa oras, trabaho, mga ganon. Sa trabaho, anong bagay sa trabaho ang pwedeng mag-symbolize na yun yung ano, para pag ano, i-give up mo. Tapos, after mo i-give up yung isang bagay, magdiretso ka na. Halimbawa, TV, ginigay mo, sabi mo, oh, remote ang binigay mo sa Lord. Inalis mo yung remote, inalis mo muna, ginigay up mo muna. Tapos, i-remind niya na every time na ano, hindi ka na totally, manonood ka pa rin minsan, pero kontrolado ka na. Diba? So, yun. Naunawaan po ba? Pagkain. Halimbawa, pagkain, sobrang, lagi na lang pagkain ang inuuna mo sa sarili mo. Ganyan. O siguro ngayon, sabihin ni Lord, mag-fasting ka ng isang meal or isang araw. Ganun. Itong pagkain na favorite mo, na tinabi mo muna, mamaya po kakainin. Hindi ko kakainin mo na ngayon kasi sabi ni Sister Aleli, i-give up. Eh, gustong favorite mo yun. Binili-bili mo pa naman din. I-give up mo ngayon yun. So, nakakain. Bibigay mo sa iba. Hindi ikaw ang kakain. Bigay mo sa iba. Dahil pinag-give up sa iyo. Tatanungin niyo si Lord dahil hindi ako magdidikta kasi kayo yung nakakaalam niyan. Number 2, tatlo yan. Bagay na pinapag-give up ni Lord. Number 2, kung meron kang tao na medyo mabigat ang iyong kalooban o kaya medyo nakakaaway mo, nakakasamaan mo ng loob. Sa kahit ano ha, kahit sa pamilya, sa eskwela, kung nag-aaral, sa trabaho, yan ha, o kaya sa church. Sino yung nabibigatan ng kalooban mo, mabigat, hindi ka ka-close, or parang hindi naman kayo galit, pwedeng gano'n, hindi naman kayo galit, mabigat lang loob mo. O kaya naman talagang may away kayo, parang may something. Pero ngayon, tatanungin mo sa Lord kung sino yung taong yun. Tapos, magbibigay ka sa kanya ng something. As a token na gusto mo mag-make peace. Or gusto mo maging ka-close siya. Kung hindi mo siya ka-close, gusto mo siya maging ka-close. O kaya, kung kagalit mo siya, gusto mo, bati na tayo. Ganyan. Medyo mahirap to.
talagang ano, ask ka muna forgiveness sa Lord, ask ka ng forgiveness sa tao, tapos tanungin na. Gusto natin mag-grow, maging kagaya ni Jesus, gagawin natin ito. Number three, ito medyo madali, pero you have to be very careful. Kailangan talaga, tatanungin mo sa Lord to. Mag-ask ka sa Lord ng isang tao na gusto mong i-bless. Pero ang i-bless mo sa kanya, isang bagay na medyo mahirap para sa'yo na i-give up. Okay. Gusto mong i-bless yung tao. Okay. Dito naman, hindi nakagalit. Pray mo sa Lord, na Lord, sino pong i-bless kong tao? At ano po yung something na precious sa akin, na sa kanya? One time kasi sa amin pinagawa ito. Ang precious sa akin, Bible dictionary ko, medyo may kamahalan. Tapos ginagamit ko pa sa ministry, nagtuturo ako. Sinabihan ako na, Lord, give up mo yung Bible dictionary. Nako, sabi ko, Lord, parang gusto ko na lang sabihin na parang hindi ko naman po narinig. Lord, wala yata akong narinig. Tapos tinanong ko, nung bandang huli, sabi ko, Lord, sige, kanino ko ibibigay? Doon daw sa pastor namin. Yung pastor na, nasa YWAM ako noon, sa pastor namin pag-uwi namin. Pag-uwi ko, binigay ko, medyo masakit sa loob ko. Kasi ginagamit ko eh. Tapos nung binigay ko na sa kanya, alam nyo, mga ilang buwan lang pinalitan ng Lord. Bible dictionary din at mas mahal pa at mas kumpleto pa. Makukuha po ba? So, mahirap po ba pinagagawa ni Lord ngayon sa atin? Hindi naman masyado. Kung gusto nating ma-develop yung character natin. Step of faith lang to. Dito lang tayo magsisimula ngayon. Okay, ulitin ko ulit ha, ang activity natin concerning family, church, work, and school. Yung mga kaano natin sa ating pamilya, sa church, at saka sa school. Pag-pray nyo na yan, pag-pray nyo na kung sino, kung ano. Okay, number one, bagay na nakakahadlang sa inyo, para hindi kayo mag-gross sa Panginoon, mag-gross. Give it up. Number two, yung hindi nyo masyadong ka-close sa church, sa trabaho, sa bahay, mayroon kayong conflict. Ganito, para hindi kayo mahirapan, isa-isa lang. Ngayon, kung feel nyo na dalawang tao na gusto nyo anuhan, makipagbate o makipag-close, o kaya naman dalawang gustong tao yung gusto nyo i-bless, okay lang yun. Nasa sa inyo. Pero, I would suggest, kasi medyo mahirap to, kahit isa-isa lang muna. Number three, gusto nyo i-bless na tao na sinasabi ng Lord sa inyo, tapos ibigay niyo yung kung ano yung bagay na medyo mahirap sa inyong ipagkalit. Para si Lord yung magbibigay sa inyo ng kakayanan para ibigay niyo. Kung ano man. Nakuha po ba? Alam niyo kung bakit natin ginagawa itong ganito? Kasi yung pag give up mo isang bagay, para sinasabi mo, Lord, I trust you. Ikaw ang uunahin ko. Ikaw, kumbaga, humingi ka ng guidance sa Lord. Sinabi niya. Tapos give up mo. Ibig sabihin, pinagtitiwala ko to sa iyo, Panginoon. Unang act of faith ng pagsuko. Sinusuko mo. Sinusuko mo yung bagay na maghihinder sa'yo. Sinusuko mo yung hindi mo magandang handama dun sa mga kapatiran o conflict mo. Tapos sinusuko mo rin yung bagay na precious sa'yo para i-bless sa ibang tao. May question? Assignment po yan. Kailan yung gagawin? Mamayang gabi, bukas ng umaga, bukas ng tanghali, hanggang Monday, kahit anong araw. Tapos kung hindi ko na mawi-witness si Sister kay Sister Marino siya i-share. After nito, pwede kayong mag-sharing time. No, I would suggest si Sister Marie sasabihin niya, sige, sharing time tayo. Ano ba 'yung nangyari sa ano, may mga give up. Para magpalakasan kayo sa isa. Kung hindi ko na siya makukuhang mawi-witness pa sa inyo. Wala po bang tanong? Okay po ba 'yung ating assignment? Going back to the topic, growing in Jesus, sino po yung natuto ngayong hapon na ito tungkol sa paglago sa Panginoon? Taas ang kamay! Sino yung natuto? Sino yung gusto magpabago sa Panginoon? Gusto magpabago kay Lord. Sino yung sa tansya nyo marami pang babaguhin si Lord sa inyo? Taas ang kamay, pati pa. Marami pang babaguhin si Lord sa atin. Hindi maganda naman po yan. Ibig sabihin, abinado tayo na gusto natin magpabago sa Panginoon. At si Lord naman is faithful and just. Kung ano yung bagay na inumpisahan niya sa atin, kaya niyang tapusin. Diba? Whatever He has started in us, He is able and faithful to finish it.
to bring it to completion. Si Lord ang magbabago sa atin araw-araw. Amen! From glory to glory. Tingnan nyo nga kaliwat kanang katabi nyo kung medyo may konting hawig na kay Jesus. May konting hawig ba? Kahit hindi masyadong kamukha, basta konting hawig lang. May bigote na raw. May bigote na. Ngayon, ito naman pong ginawa natin na to. Itong ginawa natin ko, ito naman ang assignment ko ngayon. Ang gagawin ko dito, ay, Chi, paanin mo din siya ng ganito, ha? Ito naman ang assignment ko ngayon. Ngayon, gagawin ko dito, isa-isa ko po siyang babasahin. Tapos, prayerfully, tatanong ko kay Lord kung ano yung pwede ko ibigay na message sa inyo. Personal. So, pag ano, babalik ko to sa inyo. Na personal, na marikita nyo kung ano yung sinabi ko sa inyo. Ha? At habang sinusulatan to, kailangan titignan ko, re-recall ko yung inyong mga mukha. Sealed with love. Wow. Sige. May question po ba? Malino po ba yung ating topic ngayong hapon na to? Amen. Sino po yung... Sa susunod na pagkakataon ay handa nyo lang i-share naman sa iba yung inyong napag-aralan sa Panginoon. Walang magtaas ng kamay. May hiya-hiya pa. Pero I'm sure siguro, given the chance, opportunity na makapag-share, mai-share nyo din to sa iyo. Pero sa una, life testimony mo na yung nakita mo muna sa buhay mo kung anong binago ng Panginoon sa iyo. Susunod na lang yung pagtuturo mo. Amen. So, tayo-tayong lahat. Actually, yung ano, kaso lang kasi, meron bang ano dyan? Merong copy yung For You Alone. Hindi ito, aawitin lang natin. Marin yung iba sa inyo alam, yung iba hindi. Ang ano lang natin dito is, kasi hindi naman lahat kaya natin, pero ang sabi nga dun sa kanta, lahat magagawa pagka si Jesus ang nasa atin. Diba? Sabi nung awitin. Yung kapayapaan, nagawan ba? Ay, meron pala. Ang pillow, thank you. Pwede erase na lang natin. Oh, babasa naman yata. So, ito, alam niyo po yung awiting For You Alone, alam ng lahat. Okay. Ngayon, ito po yung Tagalog version na. Tingnan nyo, di ba may nakalagay dyan na, pagkat kung naroon ka, lahat magagawa. Of course, yung pagbabago sa sarili, hindi natin kaya yan eh. Di ba? Hindi naman natin kayang baguhin yung sarili natin. Pero kung andito ang Panginoon sa atin, lahat kaya natin gawin. Para sa atin. Nababasa ba? Ang pag-asa.
God's grace na tulungan niya tayo yun sa pagbabagong unti-unti sa ating buhay. Hindi natin to kaya sa ating sarili. Pero dahil sa mga salita ng Diyos na napag-aralan natin ngayong hapon na to, alam ko na sa tulong niya, sa tulong ng kanyang biyaya, sa susunod natin pagkikita-kita, mararamdaman nyo at ma-i-share nyo na kung ano yung mga pagbabagong ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Sige, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Sino closing prayer natin? Thank you. Ako na rin ang closing prayer. Sige. Lulubos-lubusin ko na. Yaman din lamang last seminar ko na. At pag-pray nyo po, dahil kung ano natin sa Panginoon. Sabi nga, gifts and calling. Anong calling natin sa pagpapatuloy ng gawain ito? Pag-pray din natin. Aside from yung pagpapabago natin kay Lord, dapat alam nyo rin kung ano ang ating role, ating papel sa church na to, sa church na kinabibilangan nyo, ano ba ang ating magiging papel dito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Tayo po ay mag-pray, magpapasalamat kay Lord. Lord, maraming pong salamat, Diyos. Atin din po ipag-pray yung ating mga sinulat kanina, yung i-give up natin kay Lord, yung mga bagay na ibibigay natin sa mga taong mabigat yung loob natin, nakakasamaan natin ng loob. Actually, hindi to parang gawa-gawa lang or activity lang. Hayaan ni Lord na, Lord, kausapin mo po ang mga kapatiran. Talaga ipakita mo sa kanila sino yung taong dapat na to get right with that person. Yung maayos yung relasyon nila. Maayos yung kanilang damdamin para sa mga kapatiran na to. O kasama sa bahay, o kasama sa trabaho. Tapos, Lord, yung mga act namin na yung mga prophetic gestures namin na para gawin namin, i-give up namin yung mga bagay na nakakahinder sa amin para hindi po kami makalapit ng todo-todo sa'yo, Lord. Tulungan mo po kami, magampanan namin talaga ito. Gawin namin ng buong puso. Lord, marami pong salamat sa aking mga kapatiran dito, Lord, na talaga nagbigay ng oras, ng panahon. Alam mo, hindi po ganun kadali para sa kanila na magkaroon ng ganitong pagkakataon na maisang tabing ibang bagay, gawain sa bahay, gawain sa trabaho. Lord, alam ko po na Ikaw, Panginoon, ang nagbigay ng biyaya para sila ay makasama namin. Ang bawat isa ay nandito ngayon na nag-aaral ng iyong salita. And even sa presence ng isa pa po namin kapatid na kahit na may language barrier dahil isa po siyang Japanese at alam mo po, Panginoon, ang discern ng puso niya. Lord, kaya mo rin po siyang abutin. Lord, the same way na inaabot mo ang aking mga kapatiran dito. Panginoon, hindi po nagtatapos ang seminar na to na basta ganun lang. Maramdaman ng bawat isa that your anointing flows, Lord, na kung ano yung nais mong pagawa sa amin, magagawa po namin, Panginoon. Hindi sa sarili namin lakas, kundi sa kalakas ang ibinibigay mo sa amin. Thank you, Lord. I also pray for yung mga leadership, yung kanilang mga workers, the praise and worship team, si Sister Marie, lalo na sa kanyang pangunguna sa grupo, at ganun din sa aking mga kapatiran from other churches na nag-take time para umattend dito. Lord, napakabuti mo. This is just a wonderful picture of your goodness to us, Lord, na naging posible ang seminar na ito. Pagamat, Panginoon, alam mo, limitasyon namin, alam mo, limitado ang aming oras, ang aming panahon. Pero Lord, biniyayaan mo kami ng ganitong klaseng pagtitipon na I believe, Lord, hindi to ordinaryong pagtitipon lang para sa iyo, Panginoon. Meron kang gagawin sa buhay ng bawat isang anak mo na nagdesisyon maging kabahagi ng gawain ito. At yung gagawin mong yon, ang himala na gagawin mo, ang pagbabagong gagawin mo, magsisimula sa araw na ito, Panginoon. Hindi bukas, kundi ngayon, Lord, magkakaroon ng pagbabago sa puso at damdamin at kaisipan ng iyong mga anak na umaten sa gawain ito. Thank you, Lord God, at alam ko po sa aming pagtatapos, sa aming paghihiwa-hiwalay, patuloy namin ibinibigay sa iyo ng aming pagtitiwala. Lord, alam namin na Ikaw mag-iingat sa amin. Continue to cover us with Your precious blood, Jesus, as we depart from this place, Lord God. Alam po namin na hindi dito natatapos ang aming fellowship. We could still have our fellowship with one another kahit sa aming pananalangin sa bawat isa. Kahit sa panahon na kami hiwa-hiwalay na, pero Panginoon, alam ko po na magpapatuloy ang aming espiritu ay magiging kaisa sa iyong espiritu
na tunay na ang bawat isa ay magkakaroon ng malasakit at pagmamahal sa isa't isa as this church will grow more. Panginoon, palaguin mo po ang church na to. Palaguin mo po ang iba pang mga churches, Christian churches dito sa Japan, Lord. Alam po namin 1% pa lang ang Christians dito, Panginoon. Pero Lord, in time, alam po namin na ikaw ang hihipo ng mga tao. Ikaw magliligtas ng mga kaluluwa. At gamitin mo po ang iyong mga anak dito, Panginoon, upang siyang magbahagi ng iyong salita, upang maraming kaluluwa ang maidala sa iyong paanan, Panginoon. Marami pong salamat sa hapon na to. Salamat sa biyaya na binigay mo sa amin, Ama. Salamat sa mga pagpapala. At sa iyo lahat, ang kapurihan, kaluwalhatian, at pasasalamat sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan po na. Seminar po natin. Ngayon po dadako po tayo sa